Dito na tayo, ano? Dahil nagbanta ang samahan o grupo ng mga jeepney operator at drivers na magtitigil pasada sila sa susunod na linggo. On Monday today. Maybe victim today. Because ginagawa ko itong vlog na to ay Sunday. So ngayon mga kapak, tomorrow is... Nako mga kapak. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila, maghanap ka na ng alternative na sasakyan. Eh, mali ba lang kung alam mo na yung may kaya ka o kaya nakakotsi ka o may yung kumpanya nyo may sasakyan. Eh, pwede ka makiano kaya pwede ka makisabay sa may mga taong may motor. So ngayon mga kaupak, talagang mahihirapan ang mga tao kasi mga kaupak, 1 week yun. Ngayon, ito ang tugon ng samahan ng mga jeepney operator at drivers na memorandum circular ng LTFRB na kung saan ay hanggang June 30 na lang tamang-tama si Pangulong Bongbong Marcos ay 1 taon na. 5 years na lang ang tiis nyo. Huwag kayong mag-alala. Eh mga kapak, pag dumating ang June 30, pagbabawala na ang mga traditional jeep. So ngayon, siguro kung makakakuha ka ng... Kasi alam mo mga kapak, sa mga jeepney at saka sa mga operator, gusto naman talaga nila. Sino ba naman ang ayaw ng mas moderno ano? Gusto. Kasi alam mga kaupak, hindi kaya o hindi afford ng ating mga kababayan. Alam nyo mga kaupak, ang mahal pala nung traditional. Ang mahal pala nung modernization na jeepney. Kasi nakita ko para siyang coaster ano. So siguro, siguro enough yun ano. Pero ang mahal niya kung 2 million siya. Kasi pero nga ako nabasa yung talagang ano niya, 2.8 million yung talagang yung gastos niya nung modern na jeepney. So ngayon mga kaupak, alam nyo ba, bigyan ko kayo lang ng kunting idea, yan ganyang kalaki, yan ganyang kamahal na sasakyan, sa mayayaman, isang kutsi na yan na Altis 1M mahigit eh, isang kutsi na yan ng Camry na Toyota, o kaya isang Ford na Explorer, halos 3 million, no? Yung 2.8. Kumbaga, luxury car na yan, SUV, sa mga mayayaman. Tapos yun, ibabiyahe yun. Ngayon, mga kapak, ang ano kasi doon, ang kaya ayaw ng mga jeepney driver. Naku, hindi ko malaman kung yung ni-research ko ba, yung sasabihin ko, o yung talagang nakikita kong aktual. So, nakikita na lang at saka aktual para fair tayo, no? Ano yung mga kapak? Hindi naman sa ayaw ng mga jeepney at saka mga operator at saka mga driver. Na syempre, sino lahat na tao gusto. Pero ang ano lang kasi mga kaupa, to be honest, hindi talaga nila kaya. Kasi, 2 million. Tapos, i-ano nila yan, ilulun nila sa kooperatiba. Ngayon, pinipilit sila ng kooperatiba na kailangan sumali sila doon, ang mga operator. Kumbaga, tapos ang gobyerno magbibigay ng subsidy. Ang subsidy is 160,000. Parang barya lang 'yon. Barya lang 'yon sa halaga nung modern na jeep. Maliit 'yon. Ngayon mga kaupak, sa taas ng bilihin, sa taas ng gasolina. Saan kukuha ang isang driver at operator na para panghulog doon sa sasalihan nila na kooperatiba na kung saan, para siyang linding na kung saan, doon mangungulita ang LTFRB o yung mga pautang na jeep. Parang bakit may paikot-ikot ano? Hindi kaya, yung kooperatiba kumikita din sa kanila? Piling ko talaga kumikita kasi linding yun eh. So parang may interest doon yung kooperatiba. Kasi, ang sabi niyang LTFRB, kailangan o makasumali sa kooperatiba para linding siya para mabigyan ka ng franchise. Parang gano'n, ano? So, kailangan mo kumuha ng jeep na modern. Tapos ngayon, ang mangyayari, paano na yung jeep mo? Diba? Ngayon, yung iba na meron namang kakayahan na bumili, yung kumbaga, yung meron operator na malaki, na meron siyang kakayahan, nagpagawa na siya. Ang problema, wala siyang franchise.
Kasi nga, kailangan, kung kukuha ka ng franchise, dapat sumali ka sa kooperatiba. So, ang pakiramdam ko, nako, ako mas mababaw pa yung pakiramdam ko, ah. Kung si Senator Rapi Tulpo, ang nagsasabi, may naaamoy siya, nakitaan dito. Pero sa akin, parang business siya, no? So, kumbaga, yung kukunin doon sa jeep, sa mga operator, kumbaga pagdating sa operatiba, may kikitain din sila doon kasi business, saka lending yun, no? Ngayon lang, ang wino-worry lang nung isang operator, kung halimbawa ako, may kakayahan ako magpagawa ng jeep, gusto ko mag-transport, kaso wala naman, hindi naman pala ako mabibigyan ng franchise kasi kailangan sa franchise ng LTFRB, merong kang sinalihan ng operatiba. O, di ba? Hindi ba parang ang LTFRB meron din interest doon sa operatiba? Aba, ha, tama si Senator Rapi Tulpo. Meron siya nga nakikita na kumbaga pera-pera o kitaan. Kasi alam niyo mga kapak, sa mga interview, sinabi naman ng mga jeepney at saka operator na handa naman sila. Gusto naman nila ang modern. Kaso nga lang ang problema, hindi nila kaya, masyado mahal. Kasi sa taas ng gasolina, sa taas ng bilihin, baka yung mag-modern nga yung pambiyahe mo. Pero yung pamilya mo naman magugutom. Ano yung mga kapak, meron ako kilala, at saka hindi ko lang kilala, no, kumpare ko siya. Dati, nag-ano siya, kumakain siya sa mga karinderiya. Yung lalagyan ng barya, yung parang mahaba sa front, ano? Meron yun, ano eh, lalagyan barya, piso, ganyan-ganyan. Para siyang box. Pag kumakain sila sa karinderiya, dala-dala niya yun. Kahit ano doon, tinuturo nila. Kasi parang maluwag yung buhay nila. Pero ngayon, alam nyo, ang sabi sa akin ng kumpare ko, budget na budget nila yung pera na kukuhanin doon sa pinamasada nila o kita nila ng buong maghapon. Kasi hindi na sila makakapag-uwi ng kahit 500 pesos. Hirap na hirap sila. Unang-una, traffic. Tapos mahal ang bilihin. Tapos meron pa daw mga jeep. Ay, meron pa daw mga pasahero na nag 1, 2, 3. Tapos yung mga banker pa. Humihingi pa sa kanila yung mga nagtatawag. O kaya inag-aabang ng mga bata-bata ng pulis. Ay, sana all, ano, may bata-bata ang pulis. So, alam nyo mga kaupak, pero hindi naman natin nila lahat, ano? Meron talaga ganun. Kasi, o baka naman, ako, hindi ko lang alam kung ako lang ba. Pero kasi sinasabi nung banker, o sabi ni ganyan, nung traffic enforcer. Kasi kung hindi, huhulihin ka, ano? Pero siguro, hindi naman lahat, ano? Meron talagang mga ganyan na halang yung, ano? O yung wala na kinikita yung driver, aba. Kasi, napansin ko yan, ano? Pag halimbawa, meron driver, tapos, bawal pumila ka doon. Kasi, marami nagdadatingan. So kung ikaw ay magbibigay doon para makakuha ka ng pasahero, iha-allow ka. Pero kung hindi, parang may nanghuhuli sa unahan eh. Baka hulihin ka doon. So wala kang choice para makakuha ka ng pasahero kaya makadagdag kita. Ang gagawin mo, magbibigay ka na lang doon sa pinakabata-bata nung enforcer. Pero siguro hindi naman lahat, ano. Marami naman tayo din naman enforcer na gumagawa ng tama. Hindi naman lahat. So ngayon mga kapak, hirap na hirap daw sila makakuha ng 500 isang araw. Unlike before, na ang 1,000 sandali lang sa kanila. So, dahil, siyempre, traffic. At saka ngayon, alam mo mga kaupak, yung modern na sakya na yan, hindi yung katulad nung pinagmamalaki natin sa Department of Tourism na kung saan hinangaan tayo ng buong mundo na pag jeep ay originally from the Philippines, iyan ay mababago na siya, ano? Para na siyang coaster, hindi na siya yung traditional jeep yung ipapalit. So, yung hinahangaan natin, o kaya yung kasaysayan na umukit bilang pang-akit sa mga turista o sa ibang bansa, ay tuluyan ang malulusaw. Dahil hindi na yung modern jeep, hindi na siya ganun ang itsura. Para na siyang mini coaster o maliit na bus, mini bus. So, ngayon mga kaupak, bakit nga ba kayo LTFRB nagmamadali? Ako rin nagmamadali, may lakad pa ako. So, ngayon mga kaupak, mag-ingat tayo dahil ngayon, habang nangyayari, sorry, ang inyong host ay may sasakyan, kaya hindi ako mag-transport. Mag-ano na kayo, maghanap na kayo ng alternative na sakayan. Na para, alam nyo na, meron kayong mga gamit sa pagpasok. So, pagpasok ninyo sa trabaho, dahil ang pumalag ang mga samahan ng mga
jeep at operator na magtitigil pasada sila sapagkat hindi nila kaya ang halaga ng coaster o kaya yung modernong jeep sapagkat alam nyo naman nangyari, no? Ang hinihirit na nila, mahabang panahon. Ang sabi naman ng LTE Parb, mahaba na yung ibigay na panahon. Kaso nga lang, ang iniimbok naman nila, tumaas yung gasolina at saka nagkaroon ng pandemic ng almost 3 years, right? So, wala talaga tayo ipon. Kumbaga ngayon lang tayo nakaka-recover. So, kung ilang taon yan, babayaran mo, talagang mangangamuti ka eh kung marami kang pinapaaral. So, sana ipagpaliban muna ng ating gobyerno. At saka alam nyo, umaksyon dito ang mga senador, ano? Kung saan ang mga senador nagpatawag ng isang pagkundina o ano ang tawag doon? Resolusyon para pigilan ang napipintong implement ng circular na ginawa ng LTE Parbing. Bawal na sila ang mga traditional jeep, bawal na this coming June 30. So ngayon mga kaupak, nakakaawa at nakakaano yung mga operator, ano, na natouch ako nung isang interview. Sabi, Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, kausapin nyo kami, mag-meeting tayo na ipagpaliban muna namin, ipagpaliban muna ang modernization dahil gipit kami at saka marami kayong pinapaaral. Ngayon mga kaupak, ito yung anong-ano sa akin, no? Nung panahon ng eleksyon, lapit kayo ng lapit sa amin. Ngayon, kami na ang lumalapit sa amin. Naniningil na kayo eh. Alam mo kung ako nagkamali, ano yun? Ang pangalan niya si Ariel Lim. Ano? Nasa mga balita yan. Si Ariel Lim ang nagsabi ng ganun. Lapit, nung panahon ng eleksyon, lapit kayo ng lapit sa amin. Ngayon, kami na ang lumalapit. Naniningil na kami. So ngayon, bakit ngayon ang Senado pa ang kailangan umaksyon sa mga ganitong pangyayari sa ating lipunan? Na kung saan magkakaroon ng problema ang transport, mapaparalas niya yan. Kasi mapaparalas niya yan. Kasi one week yan. So, alam niyo mga kaupak, dapat si Presidente na mismo ang umaksyon dito. Hindi na ang mga senador. At saka yung mga senador naman ng mga top notcher, magpakita rin naman kayo ng tapang para makumbinsi naman natin yung mga kinauukulan. Hindi yung ang tumatayo lang doon, iilang senador lang. Yung mga top notcher dyan, shout out sa inyo. Ibinuto kayo ng bayan. Ibinuto kayo ng taong bayan para ipagtanggol ang ano, ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi kayo ibinuto dyan para tumunganga lang. So ngayon mga kapak, nagtataka lang ako, bakit si Bongbong Marcos ay hindi umaaksyon ng directly para pigilan. Siya kasi ang makakagawa nito. Ang lawak ng kapangyarihan ng isang presidente. Diba? Kung ito ay kapakanan ng 31 million, ako ha, baka yung mga 31 million dyan, ha, baka ikaw ay kasali at wala kang kotse. Kawawa kayo sa transport kasi isang one week ito ay mapaparalisa dahil sila ay tugon sa utos ng LTFRB na magtapatupad na sa June. Bawal na ang traditional jeep. So, goodbye na sa mga jeep. So mga kapak, nagbabadali na ang inyong host, hindi ba halata? Hanggang sa muli. Bye.